So, ang meaning ng ekev, no? Ang ating parsha na pag-aral ngayon is parsha ekev na matatagpuan, mababasa sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 until chapter 11 verse 25. So, yan po yung parsha na pag-aralan natin ngayon. At itong parsha na ito ay bahagi pa rin ito ng huling mga pangangaral ni Prophet Moses sa mga Israelita doon sa Plain of Moab, the place before on the east of Jordan, before the entry to the Promised Land. Dito sa ating pag-aaralan ngayon ay may mga points tayo na pag-aaralan. Mayroon tayong mga lessons. At una nga dito ay yung dito sa first portion na ito or first part, yung pambungad nito na mayroong kondisyon yung blessing ng Panginoong Hashem. Okay? The blessing of God is conditional, no? Wherefore it shall come to pass if you hearken to these judgments and keep unto them that Hashem your Elohim shall keep unto you the covenant and the mercy which he swear unto your fathers. So meaning to say, mayroong condition. If you obey, if you hearken, if you listen, if you do, if you keep, okay, the covenant of Hashem to their forefathers, which is Abraham, Isaac, and Jacob. So may condition, okay? And he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your corn and your wine and your oil, the increase of your kine and the flocks of thy sheep, and the land which he swore unto your fathers to give you. Okay? So, ito yung ano? Ito yung kondisyon. Kung hindi matutupad yung kondisyon na pakikinig at pagsunod sa kanyang mga kautosan, then walang mangyayari na fulfillment ng covenant. Because there will be a breach of that covenant on the part of the Israelite. So, since the blessings on the covenant of God is conditional, therefore, Israel must obey that covenant, must obey the judgment, the decrees, the commandments of God. And in fact, that the covenant with Abraham, Isaac, and Jacob is inclusive of the inheritance of the land. Okay? Kasama yun, no? At kaya nga sinabi ng Panginoong Hashem kay Amang Abraham doon sa Genesis chapter 15 na itong lupaing ito ay ibibigay kong pamana sa iyong mga descendants. The same thing, it was reiterated with Isaac and Jacob. And now, it is already in fulfillment ng mga nung pangako na yon. And tandaan po natin na dito sa pangakong ito ng Panginoong Hashem to give them that land and to prosper them in that land ay hindi ganun kadali. Ano? Hindi madali yon. Okay? Ibig sabihin, bumilang ng napatagal na panahon bago nagkaroon ng fulfillment yung covenant na yon. Okay? Tayo ay dapat matuto dito sa haba ng panahong ito kasi tayo minsang mga tao masyado tayong mainipin. No?
mainipin tayo na bakit hanggang ngayon wala pa yung hinihiling natin. Wala pa yung ating mga nire-request. Eh, actually, ang Panginoon ay may sariling timetable. At hindi yung timetable natin. Pag-ibig papanahon, wala. Okay. Mag-intay ka. So, ganun po yan, no? Ay tayong mga tao kasi masyadong nadi-disappoint kung napakadagal yung panahon ng mga request natin sa Panginoon Hashem na sa tingin natin ay parang negative, parang wala. Parang ayaw. Parang ayaw. Okay, in fact, last time ay na pag-aralan natin yan doon sa situation din ni Prophet Moshe na kayo kanyang hiling ay talagang nagkaroon ng absolute negative response from Hashem. No. Hindi ka na makakarating doon, no? Yeah, bagay hindi. Oh. Yes, hindi na mawi-wave yung decision ng Panginoon Hashem at ang kanyang injunction na yan ay talagang no. At pagdating doon, dapat pasalamatan ng Panginoon Hashem kahit ang sagot niya ay no. So dito naman ay mayroong condition yung kanyang covenant with the forefathers. At ang condition nga ay dapat makinig, matuto, at ingatan, at gawin yung kanyang covenant na yan. Okay? Dito sa ginawang pakikipagtagpo ng Panginoong Hashem kay sa mga Israelita through Prophet Moses is also with a covenant. And this covenant are the commandments. Inclusive dito yung mga commandments na dapat nilang gawin. At sinasabi nga na pag hindi nila ito tuparin, eh magkakaroon sila ng mga salot na kagaya doon sa salot na ipinamalas ng Panginoong Hashem doon sa mga Egyptian. So there is a condition, no? Hindi po pwedeng walang condition. Hindi sasabihin na iba na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Hindi po totoo yan. Okay? Mayroon pong kondisyon na pinaiiral ang tura patungkol sa kalagayan ng mga Israelita when it comes to the relationship of the Israelites to God. So, ang pangako at ang covenant ng Panginoong Hashem ay mayroong kondisyon for Israel. And yung pagmamana nga ng lupa ay hindi kadali yon, no? Dahil nagkaroon ng process. Hindi yan, sige, papamana ko yan sa'yo. Ano ba ang ginawa? Ano ba ang nangyari? Basta lang ba sumulpot ang mga Israelita sa promised land at inoccupy nila? Hindi po. Hindi po ganun kadali. Pass through a test, 40 years test. Okay. Nagkaroon ng 40 taong pagsubok. And then, pagkatapos pa ng 40 pagsubok, pagdating nila doon, masasabak pa sila sa matinding gera. Kasi gigirahin nila yung mga anakim, yung mga higante. Okay? Ay, hindi po ganun kadali yon. Okay? Lalaki ng higante. Kaya nga, sabi ng Panong Hashem ay hindi ito ipamamanas yun dahil kayo ay matuwid. No, it's not. It's not the reason, no? The Torah or the Sparsha states that the reason for them to inherit the land is not only because of the promise or the covenant of Hashem to their forefathers, but also God knows that the inhabitants of the land will commit abominable and disgraceful acts against God. Therefore, they will be dislocated. They will be dispelled from the land. They will be expelled from the land. So, it is the reason, no? Not because of the righteousness of Israel, but because the inhabitants of the lands were wicked. So Hashem utilized the Israelites to conquer
that land and give it to them as an inheritance. Part of the covenant that made by Hashem to Israel. So, it's not easy. Okay. It passed through certain tests.